Yun guys, magandang umaga o tanghali, gabi, kung saan man kayo naroroon, no? Kung mga OFW natin, welcome po kayo sa ating YouTube channel. Ay, by the way, kung first time po kayo, ito nga pala si Polisya ko, ang your service. So ngayon, pag-usapan natin ngayon yung search warrant. Paano ba ito ginagawa? O paano ba ito nagkakaroon ka ng search warrant? And warrant arrest. So, yung pagkakaiba ng dalawa, no? So, paano ba nila ito ginagawa? O paano, sino ba ang gumagawa nito? At sino ba? At paano ka ba magkakaroon? Pagkakaroon, gusto ba magkaroon ng search and search warrant? O paano ba ito ginagawa ng mga police? Ideas lamang po ito, ha? Hindi, reminders lang po ay tayo po ay hindi police. At hindi din po tayo abogado. Isa po tayong private individual. Content creator po at your service dito sa YouTube, no? Pag-usapan natin yung warrant arrest. So yung warrant arrest po ay ini-issue po ito ng judge or ng trial court kung saan doon na nakakasakop sa area. May tinatawag po tayong jurisdiction, court jurisdiction. Kung sino po nakakasakop doon sa area, doon po dapat mag siya po ang mag-i-issue ng search warrant. So, paano ba ito nangyayari yung warrant? So, ito yun. Ganito yan. Ang isang tao ay wina-warrant kapag unang-una, mayroon siyang subpoena. Pag mayroon subpoena siya, may subpoena. Ibig sabihin, may allegation sa kanya. Allegation. Kapag na-issue po yung subpoena, ay na-receive. Upon receive, 10 days lamang po ang binibigay doon sa sinusugpin ng tao para sumagot ng kanyang allegation. Ibig sabihin, wala pang kaso yon, nasa prosecutor pa lang. Nasa prosecution. So, kutawagin. Pero, may complaint na. Si police, gumawa ng complaint, sinubmit sa prosecution. Si prosecution naman, para alamin ang sagot noong tinatawag na tao na inaaligasyonan ay gagawa yan siya ng sulat or sugpi na kung tawagin para sagutin noong taong naakusahan, in short. Ngayon, kapag na-deliver po yan ng kanilang kartiro o sa email na confirm na receive, so mayroon po siyang 10 working days para sagutin yung allegation na yon. Kapag hindi siya sumagot, so yun, ang kasunod po nun, after 10 days or 11 days, kung medyo mabilis yung court, mayroong panggasolina at sasakyan na napakabilis, doon po ini-issue yung warrant. So, warrant na po ang kasunod nun. So ngayon, kung tao naman, so yung warrant po ay wala po yung walang oras. Kapag na-issue yan, 24/7 po, effectivity yan. So ang mga authorized nga natin, ang mga agent of authority, commonly mas effective isi-serve yung warrant ay gabi. Kasi bakit? Hindi alerto yung tao. Diba? Hindi alerto. So, doon nila yung tinatiming. Kasi kung gabi, ay kung araw, maraming OC, maraming chismosa, maraming chismoso. So, hindi nila effective magagawa yung kanilang serves, isi-serve yung warrant. So, mas effective yung gabi. So, hindi po, yung search warrant po, porque, halimbawa, pinuntahan ka sa bahay, no? Eh walang dala yung pulis. Hindi ka sasama. Tapos pwersahan kang kinuha. Is still valid po kasi may warrant ka talaga. Andoon lang yun sa tinatawag na presinto na kapile. Maaaring nasa mobile. Pero hindi yun tinatawag. Sa pelikula lang po yun. Search warrant. Hahanapan mo ngayon yung sa mga tao yun na tinatawag na hindi resistant. Kapag talaga nagre-resist yung warrant, alam nila lang pag mga high profile criminal,
hindi po uso yung papakita mo yung warrant, hindi uso yun. Nandoon lang yun, bakbakan agad yan. Diba? Yun po ang katutunan. At marami pang ano, behind the scenes na nangyayari para maging effective yung warrant. So, and then, yun po yung warrant. Akong sana nabigyan ko kayo kung paano siya nabubuo. Ngayon, wala po akong kudigo. Ito ay, kung may mga na hindi man ako nabanggit na words by words or definition, tingnan nyo na lang po dyan sa Google. Nandiyan naman yan lahat. So, ang sa akin lang naman ay mabigyan kayo ng ideas, guidance, pero yung meaning talaga ng warrant, yan sa Google, type nyo lang yung ano nyo, cellphone nyo, lalabas na yan. Diba? So, yung search warrants naman po, ganito yan. This same process din po ang paggawa niyan. Unang-una, yung complaint, ibabalidate mo na yan ng mga agent of authority. Sabi na natin, mga agent of authority yan, ano ba yan? Police, NBI, kung ano-ano pang sangay ng government na authorized silang gumawa, mag-file ng complaint sa prosecution. Tulad ng PDEA. So, bago nila yan gawin, may mga tao na sila dyang binabalidate yung search warrant na yan bago nila gawin, na alam na nila yung tao, kung anong... Dito kasi sa search warrant, ang hinahanap nila dito ay bagay or value na ginamit sa crime. Maaaring yung bagay o maaaring yung sasakyan, legal, pero ginamit siya sa crime, commission of the crime. So ngayon, binabalidate nila yan, kinicheck nila kung sasakyan man yan sa LTO. Unang-una, yung address, yung bahay, yung location. So bago i-search siya, kung talagang para effective, sinusurveillance muna nila yan, tinatawag nilang casing. O yung casing, yung alamin yung area, yung territorial, kung possible exit ng suspect, kung i-serve yung arrest, kung ano ba ang kakayahan ng suspect, ano ba ang may resistant bang mangyayari, if ever. Kaya kung minsan, di ba, ang nagsiserve ng search warrant or warrant arrest ay napakarami. Doon po yun sa mga taong possible na mag-resist. Pero minsan mayroon naman, tatlo lang, dalawa, kasama yung mobile. Doon naman yun sa mga taong, bago kasi nila yan i-serve yung search warrant na yan or warrant arrest, may mga background na yung agent of authority dyan. Pinoprofile muna nila yung tao kung ano ang kakayahan ng tao. Ano ba ang posible? Pwede bang dumaan ito? May tunnel ba yan? So, gaano ba ito katalino? So, doon nila yung binabase para maging effective yung kanilang tag-serve ng search warrant and warrant of arrest. So, wala pong oras yan. 24/7, pwede nilang i-serve yan. Kahit walang office, pwede nilang, mas maganda kung walang office, doon po sila nagiging effective. At kung gabi, lalong-lalo na. Diba? So, specific yung bahay, tingnan mo yung mga kwento tayo na nagkakamaling pasok yung mga arresting officer or search warrant na nagsiserve, mali yung pinapasok na bahay. May mga ganun. So, yung informant nila doon na binabayaran. Ay, by the way guys, so, itatakil natin dito yung mga kinds of informant. So, meron tayong tinatawag na formal informant, informal. So, magandang ano din yan, magandang topic din yan sa susunod. Isusunod natin dito. Kasi, lalong-lalo na yung mga naniniwala sa mga hearsay-hearsay. So, para naman, magkaroon din kayo ng idea kung paano mag-validate ng information. Diba? Napakaganda. So, hindi na kayo madidecoy o ma-fifix sa salitang mga agent, decoy, fake. Hindi na kayo madidecoy. So, dapat magkaroon kayo ng firm na information, yung matibay talaga. So, yun guys, isa na namang topic ang na pinag-usapan natin ngayon.
So, hanggang sa muli, thank you for watching. At ito'y muling nagsasabi, nakalimutan ko na, kung nga pala si pulisya ko, at muling nagsasabi, hindi lahat ng pulis ay nasa presinto. Ay, sorry, mali. Hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po, nandito sa YouTube. Thank you for watching.